Philippines na itigil na ang paggawa ng super-sized burgers. Nagdudulot daw kasi ito ng pamamaga ng panga at hirap sa pagbuka ng bibig. Sabi pa ng dentista, ang normal na buka ng bibig ay umaabot lang sa 4 na sentimetro at kung kakagat naman sa giant burgers, umaabot ito hanggang 8 sentimetro. Kapag napupwersa raw kasi ang panga, maaaring mabali ang buto na nagkokonekta sa tenga at ating bungo. Naomi Daly, News 5. Tapos na ang laban ng ating mga pambatong Pinoy sa Puerto Rico na sina Bernabe Concepcion at Nonito Donaire. Pero para sa ating mga amateur boxers, magsisimula pa lang ang kanilang laban sa Miyerkules. Kung bakit ikwento mo, Romel Lopez. Busbusan na ang ginagawang preparasyon ng Amateur Boxing Association of the Philippines, OABAP, para sa nalalapit na first MBP International Friendship Cup, isang international boxing event na gagalapin mula July 14 hanggang 19 dito sa Maynila. Sa mismong gym ng OABAP, todo practice na ang ilan sa mga boksingero ng bansa para sa turneyo. Ang pamunaan mismo ng OABAP nakatutok sa patuloy na pagsasanay ng mga boxers. Patingin ko naman na-appreciate yun ng mga boksingero natin and that gives them inspiration to do better. So sa tingin ko, mas ganado sila ngayon. So malaking bagay na yun, sir, para sa... Oo, definitely. Pag masaya ang atleta, mas maganda ang preparasyon nila. Para naman kay National Coach Ruel Velasco na minsan ang nagbigay ng Olympic bronze medal sa bansa, lalo lang itinaas sa mga manlalaro ang level ng kanilang pagsasanay, lalo pat world-class boxers sa mga kakalaban ng mga ito sa mga darating na araw. Hindi, wala kami talagang hinto sa pagtitraining, kaya tingnan mo naman yung mga performance nila, nakikita nyo naman yung mga bitaw nila, so talagang pang ano na talaga, pang world-class na yun. Kumpiyansa rin si Velasco sa magiging laban ng bansa sa torneo. Isa sa puspusang nagsasanay sa mismong gym, si Anne Albania, ang boxing pride ng bansa at ang babaeng pambato natin sa boxing. Si Albania rin ang Asian Indoor Games at Southeast Asian Games gold medalist ng bansa at inaasahan din mag-uwi ng ginto sa pagpasok ng women's boxing sa 2012 Olympics sa London. Para kay Albania, kahit wala ng painga at todo sa pag-ensayo, wala itong kaso, lalo pat sa kanya nakasandig ang ating mga kababayan para sa isang bagong medalya. Dito, puspusan na rin yung training namin. Tsaka kahit namin nararamdaman, sige, hataw pa rin para sa bayan. Bukod sa first MVP International Friendship Cup, paghahanda na rin daw ito ni Anit, iba pa nating mga boksingero para sa mga susunod na malakihang boxing event. Tulad na lang ng Boxing World Championship sa Setyembre at Asian Games sa Nobyembre. Romy Lopez, News 5. Hayaan niyo pong masidetrack muna tayo sa mga balitang maakson para malaman ang mga nangyayari sa World Wide Web. Tuwang-tuwa ba kayo kapag nakakatanggap kayo ng mga avatar sa inyong Facebook tulad po nito? Yan, yung mga chocolate cake, yung mga bears, mga dogs, mga pets, ano? Yung mga muffins, kiss mark, flowers, at kahit yung mga teddy bear na sinasabi nila. Meron mga hindi nagkakagusto niyan. Madami ang medyo asar kapag napupuno kasi o sabi nga lang na fa-flood ang mga wall nila ng mga ganyan na mga bagay sa kanilang Facebook account. Masincere nga naman daw kasi kung aktual na muffins o bulaklak na lang ang ibibigay. Sabi nga nung iba sa mga nakausap natin sa net. Pero merong balita tungkol dyan, ano? Starting August 1, wala na ang feature na yan sa Facebook. Official na announcement yan, wala sa pamunuan ng Facebook. At believe it or not, medyo sacrifice ito for FB kasi money maker na application yan. Pero ngayon, wala na. Sabi nga ng mga katabi ko rito, buti naman. Kanina meron tayong feature tungkol sa mga pets, ano? Kaya yung mga wow videos sa atin for next week na kasi tungkol sa mga pusa at aso nito. Cherry. Sa kasaysayan po naman ngayon, July 11, 1921. Yan. Nanumpa ang dating presidente ng Amerika na si William Howard Taft bilang 10th Chief Justice ng U.S. Supreme Court. Siya ang tanging tao sa kasaysayan ng Estados Unidos na naging presidente ng bansa at Chief Justice ng Korte Suprema. Matatandaan rin na si Taft ang itinuring na unang civil governor ng Pilipinas noong nasa ilalim pa ng pananakop ng Amerikano ang bansa. Kaya mayroong Taft Avenue. At dumako naman tayo sa July 11, 1985. Nang sumukan ni Dr. Harlan Stone na tahian ng plastic zipper ang mga surgical wound o hiwa ng mga pasyente. Ito ay para hindi na mahirapan ang doktor kapag kinailangan muling operahan ang mga pasyente. Gamit noon ang mga zipper na nabibili lang sa tindahan ng tela at nagtatagal ng 2 linggo. Naging basihan ito
ng mga surgical zippers na ginagamit ngayon sa larangan na medisina. At noong July 11, 1987 po naman, umalo na sa 5 bilyon ang dami ng mga tao na nabubuhay sa buong mundo. Matapos ng eksaktong 2 taon, sinimulan ng United Nations ang paggunita sa World Population Day para malaman ng mga tao ang problema sa overpopulation. At yan po ang aksyon sa kasaysayan. Dumako muna tayo ngayon sa balitang showbiz. Si Piolo Pascual meron daw bagong pinagkakaabalahan at may bago ring dinidate ngayon. At ang pagbasag ni Yayo Aguila sa katahimikan niya tungkol sa hiwalayan nila ni William Martinez. Ilan lang yan sa mga balita sa mundo ng entertainment ngayon sa Lights, Camera, Action. Roda Magnaya, ikwento mo. Sa unang pagkakataon, nagsalita na ang aktres na si Yayo Aguila tungkol sa isyu ng pakikipaghiwalay niya sa asawang si William Martinez. Kinumpirma ni Yayo sa Showbiz Authority show na Paparazzi, hiwalay na nga sila ni William matapos ang mahigit 25 years nilang pagsasama. Pero magkahiwalay man sila ng tirahan ngayon, halos nagkikita pa rin naman sila araw-araw dahil sa kanilang mga anak. Itinanggi naman ni Yayo na ang gabi-gabing paglalasing ni William at pambababae nito ang dahilan ng hiwalayan. Ayokong isipin na gano'n, na kaya kami maghihiwalay dahil pwede na siyang mag-girlfriend o pwede akong boyfriend. Hindi po yun. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Sobrang dami pa. Kitang-kitang masaya ngayon ang heartthrob na si Piolo Pascual. Bukod kasi sa napakaraming endorsement, may bagong teleserye din siya. Kwento ni Piolo, very challenging daw ang bago niyang teleserye. Napasaba kasi siya dito sa maraming fight scenes. Pero ang mas nagpapasaya kay Piolo ngayon, ang 9-year-old son niyang si Inigo na nandito ngayon sa bansa para magbakasyon. Sabi ni Piolo, sinusulit daw niya ang time na magkasama sila ni Inigo, kaya todo bonding sila. May update din si Piolo sa mga fans para sa sequel ng kanyang pelikulang iprinoduce, ang Kimi Dora. It's gonna be a collaborative effort. You know, mahirap dahil we were surprised with the outcome of Kimi Dora. So, you know, we're just really preparing for something that's even better than the first one. Roda Magnaye, News 5. At yan ang kalahating oras ng balitang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na ang Under Special Investigation ni Paolo Bediones. Ito ang News 5, ikit sa balita, aksyon! Happy weekend, mga kapatid!